Ang eksenang ito ay isang bagay na napakabrutal sa manga ng Hunter x Hunter sa punto na kailangan nilang ganap na alisin ito sa anime habang lumalaki ang banta ng Chimera Ants. Paraminang wala na sa kontrol ang original na Chimera Ant Queen na nanganak ng isang hukbo na napakalaki at matalino na sa kalaunan ay bumuo ng isang malupit na proseso ng pagsasaka para patuloy na pakainin ang Chimera Ant Queen. Habang buntis ito sa bagong hari na Chimera, ang kanyang gutom ay nagiging labis-labis sa puntong kailangan na niya ng 250 human meatballs sa isang araw para lang mabusog. At oo, tama ang narinig mo, ang Queen's Ant Army ay nagtayo ng isang sistema kung saan maghahanap sila ng mga tao para ipakain sa Reyna, at pagkatapos ang isang magkakatay na langgam na mukhang baboy nakakarnihin ang kanilang mga katawan hanggang sa maging isang meatballs ito para sa mas madaling pagkonsumo. Sa manga, makikita ang mga human meatballs na naglalaman pa rin ng mga bahagi ng tao tulad ng mga mata, tainga at kahit hibla ng buhok, kaya malamang na itinuturing na masyadong brutal ito upang i-animate. Kaya iniba nila ang paggawa ng mga itsura nito sa anime na naging itsurang giant brown meatballs na lang, at ganap na pinutol din ng eksena kung saan si Pokel ay diretsyong tinadtad ng butcher at pagkatapos ni Pito sa kanya. Silva Soldic, ang pinuno ng kilalang Soldic family. Si Silva ay isang master ng nin na hindi gumagamit ng sandata sa labanan. Bunga ng kanyang malupit na pagsasanay sa pagiging assassin mula sa murang edad. Bilang isang bihasang nin emitter, kaya niyang lumikha ng malalaking orbs ng aura sa kanyang mga kamay at ipang-atake ito sa kanyang target na nagdudulot ng malalaking pagsabog sa pagbagsak. Minsang sinabi ni Killua na kayang tanggalin ni Silva ang puso ng isang tao nang hindi tumatapon ang kahit isang patak ng dugo. Tinalo rin niya ang isang miyembro ng Phantom Troop 3 taon bago ang pangunahing kwento. Bagamat kilala ang Phantom Troop sa kanilang paghihiganti, matalinong nagpasya si Corolo na huwag gawing kaaway ang Soldic family. Gayunpaman, hinarap pa din ni Corolo si Silva at naranasan ang kanyang lakas. Tulad ng marami sa kanyang pamilya, hindi tinatablan ng lason si Silva, na ipinakita ng pinalabas niya ang lason mula sa hiwang gawa ng kutsilyo ni Corolo na Ben's Knife. Ipinakita rin niya ang isa sa mga pinaka-iconic na eksena sa anime kung saan bumagsak siya mula sa kalangitan, dinurog ang ulo ni Chito sa isang hampas at lumikha ng malaking huhukay nang hindi man lang nasasaktan. Nagmula ba si Gon sa Dark Continent? Nang nag-transform si Gon sa kanyang adult form, labis na nagulat si Pito nang makita ang isang bata na naging isang malahalimaw na may napakalakas na kapangyarihan. Habang ang mga kondisyon ng Nen ay maaaring dalhin sa sukdulan, ang saklaw ng kapangyarihan nito ay limitado lamang sa kabuuang potensyal ng Nen users. Ang pagtanggap ni Gon ng ganong kalakas na kapangyarihan ay nagpapatunay na siya ay higit pa sa kahit sinong Nen user sa mundo ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula ang isang malaking teorya nang banggitin ni Jing ang 5 banta na nakuha mula sa Dark Continent batay sa isang aklat na isinulat ni Don Prix. Posible na si Gon ay sinapian ng isa sa mga banta na ito, at dahil pareho din ang apelyido nila na Prix, maaari nating ipagpalagay na ang taong ito ay may kaugnayan kay Jing at Gon. Maaaring si Don Prix ay nakakuha ng isang sumpa at hindi sinasadyang na ipadala ito pabalik sa mundo ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga aklat, katulad ito ng kung paano sinapian si Aloka ni Nanika, na pinaniniwala ang dinala pabalik ni Sig Soldic nang samahan niya si Isaac Netero sa Dark Continent. Sa parehong prinsipyo, ang sumpa ay maaaring hindi kinakailangang sumapi sa susunod na kamag-anak, katulad na nangyari kay Aloka. Kaya sa kalaunan ay maaaring ang sumpa ng Dark Continent ay napunta kay Gon Prix. Ang tatay ni Gon ay siya rin pala ang nanay niya. Mayroong isang kakaibang teorya tungkol dito, at kung tutusin, parang may kabuluhan din ito. Salip na magkaroon ng tunay na ina, posibleng si Gon ay nilikha gamit ang nin.
sa Greed Island, may isang special na card na tinatawag na Pregnancy Stone na nagpapahintulot sa kahit sinong tao, lalaki man o babae na mabuntis. Ang card ay nagiging dalawang bato, isa para sa lalaking sanggol at isa para sa babaeng sanggol. Pwedeng pumili ng bato ang player at kailangan niya itong hawakan ng isang buwan para mabuntis. Kapag binitawan niya ito, kahit saglit lang, magsisimula ulit ang bilang. Dahil si Jing ang isa sa mga gumawa ng Greed Island, posible na ginamit niya ang Pregnancy Stone o binago ang coding nito para magamit ito nang hindi kailangang mabuntis at sa ganitong paraan nilikha si Gon. Nang makita ni Gon ang pangalan ni Jing sa kanyang libro bilang unang taong nakita niya sa laro, naisip niyang dinala siya doon ni Jing noong sanggol pa siya. Pero tandaan, hindi pa niya kayang gumamit ng Nen, kaya paano siya nakapasok sa laro? Baka ito na ang sagot. Sabi ng isang ka-hunter natin sa comment section, "Ka-hunter, maingay ngayon na pinagtatalunan ang scene kung saan pinagaling ni Nanika si Gon. Sinasabi nila na kay Gon daw talaga ang power na iyon at hindi kay Nanika. Anong opinion nyo dito?" Bago ko sagutin ito, check muna natin sa Hunterpedia ang tungkol sa Nen ni Nanika. Natatagalugin na lang natin. Sinasabi dito na hindi malinaw kung ang kakayahan ni Nanika na magbigay ng kahilingan ay konektado sa Nen. Nang pagalingin niya si Gon, naglabas ito ng napakalaking dami ng aura na ikinamangha ni Illumi at ng ilan sa mga Sojaks. Ngunit hindi pa rin tiyak kung ang aura na iyon ay kay Nanika o kay Gon. So base nga sa Hunterpedia ay hindi talaga malinaw kung kay Nanika ka ba talaga o kay Gontrix ang aura na iyon, pero ang opinion ko dito ay kay Gon mismo ang aura na iyon. Makikita sa eksena sa episode 116 na nagpalabas si Gon ng kasing katulad na aura na pinaghalong itim na may puti. Lumabas ito matapos magalit ng husto si Gon kay Pito. Ang aura na ito ay dala ng galit na naipon ni Gon at naghihintay na sumabog na nangyari nga nung nagtransform si Gon bilang adult Gon. Marahil para mapagaling ng husto ang kalunos-lunos na katawan ni Gon, kinakailangan ma-release ang lahat ng aura na ito kay Gon, kaya't makikita natin ang nag-uumapaw na aura na lumabas sa panahon ng pinapagaling siya ni Nanika. Marahil ito din ang sagot kung bakit bumalik sa normal si Gon sa puntong hindi na siya nakakagamit ng Nen dahil sa dami ng aura na kanyang na-release. Dagdag pa dito, walang aura na lumalabas sa mga naunang pagpapagaling ni Nanika, kaya't masasabi kong kay Gon talaga ang aura at hindi kay Nanika na ipinakita sa episode 145. May ginagawa bang season 7 ng Hunter x Hunter? Ang kasalukuyang anime na may episodes 148 ay nagko-cover lamang hanggang sa chapter 339, habang ang manga ay nasa chapter 400 na. May sapat na bang material na manga para sa season 7 o may iba pang dahilan kung bakit sila nag-aantala? Sa ngayon, wala pang official na anunsyo tungkol sa season 7 ng Hunter x Hunter. Ang anime ay nagko-cover hanggang sa chapter 339 ng manga na tumutugma sa pagtatapos na Chimera Art at Election Art. Ang manga ay mas nauna na may 400 chapters na inilabas na sumasaklaw sa Dark Continent Expedition at Succession War Arc. Bagamat may sapat na material para sa isang bagong season, ilang mga kadahilanan ang maaaring nag-aambag sa pagkaantala. Number 1, irregular manga releases. Ang may akda ng Hunter x Hunter, si Yoshihiro Togashi, ay may hindi regular na schedule sa paglabas ng manga dahil sa patuloy na mga issue sa kalusugan. Ang kapulangan ng tuloy-tuloy na bagong kabanata ay nagpapahirap para sa paggawa ng bagong anime season nang hindi naglalagay sa panganib na umabot sa manga at magkaroon muli ng hiatus. Number 2, content gaps. Bagamat may mga sapat na kabanata upang simulan ang pag-aangkop ng bagong season, ang kasalukuyang art, ang Succession War art, ay patuloy pa rin at napaka-komplikado. Ang pag-a-adapt ng animation sa isang hindi patapos na art ay maaaring maging risky dahil maaaring humantong ito sa hindi kasiyasiyang pagtatapos o mangangailangan ng filler content na lumili sa original na kwento ng manga. Number 3, production consideration. Ang paggawa ng anime ay isang malaking commitment at kailangan tiyakin ng studio na may sapat na manga material upang makagawa ng kompleto at magkakaugnay na season nang walang masyadong pagkaantala. Dahil patuloy na mabagal ang paglabas ng manga, maaaring naghihintay sila ng mas maraming material bago magpasya na ipagpatuloy ang isang bagong season. Malamang na kailangan pang maging matiyaga ng mga tagahanga ng Hunter x Hunter hanggang sa makapaglabas ng tuloy-tuloy si Togashi ng mga bagong kabanata ng manga upang magkaroon ng mas komprehensibong adaptasyon.